Magandang araw po muli mga kabayan. Welcome ka po muli sa aking YouTube channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Kuya Mamo. At muli po tayo nababalik once again dito po sa ating YouTube channel upang magbigay po tayo ng mga reactions at mga puna, mga opinion at sari-saring komento patungkol po dito mga kabayan sa mga kaganapan na dito po sa ating bansa. At bago po natin tunguhin ang ating paksa sa araw na ito mga kabayan, ay binabati ko muna itong ating mga kabayan, Luzon, Visayas, Mindanao at maging ating mga OFW. Magandang araw po sa ating lahat at sana po ay pare-pares po tayo na sa mabuting kalagayan ngayon. Dito po mga kabayan, nabibigyan po natin ng komento at reaksyon nito pong balitang kumakalat ngayon dito po sa social media. At ito pong Secretary General ng Kongreso ay mayroon pong pahayag na mayroon pong nakiusap sa kanyang congressman na ayon po dito ay nakiusap na huwag na muna pong itatransmit itong dalawang complaint na nauna dito po sa opisina ng House Speaker at ayon po sa kanya ay maaari sa mga susunod na linggo o ito pong susunod na linggo ito ay mag-file na rin po sila ng pangatlong impeachment complaint against Sara Duterte. So sino po ito mga kaubayan? Ayon po dito sa Secretary General ay hanay po ito o grupo po ito ng mga congressman. At ito po ang aalamin natin sa mga susunod na araw sapagkat kung ito man po ay congressman ng administrasyon ay tapos na po ang laban sa Kongreso. Kung dito mga kaubayan sa mababang kapulungan ng Kongreso ay madali nating makuha itong 1/3 na buto upang tuloy na pong maiendorso ito pong impeachment complaint dito po sa Senado. Ay paano naman kaya itong Senado? Meron po bang sapat na bilang upang tuloy na nga pong ma-impeach itong si Sara? Ito po ang katanungan ngayon ng ating mga kababayan sapagkat mga kaibigan, ito pong si Jenggo Estrada ay una na pong nagkaroon ng pronouncement na talagang wala siyang ka-interest na si Sara ay ma-impeach. Bagamat ayon po sa Senate President Escudero ay titingnan nila yung gravity of evidence pero mga kababayan, ito po yung magiging problema dito ngayon sapagkat ayon po kaya Chief Escudero ay political process ito, so meaning politiko ang gagawa ng paraan upang ma-impeach at politiko rin ang gagawa upang hindi ma-impeach itong si Sara. So, kung ayon po dito kay Escudero, natitinan yung bigat ng mga ebidensya, ay darating din ang araw na mayroong mga senador na hindi ito ang titingnan. Sapagkat natural yung titingnan nila, yung pagiging magkaibigan nila ng mga Duterte. Tulad ng ilang senador dyan, tulad si Senador Go Bato, Robin Padilla. Sa tingin nyo ba, titingnan yan yung bigat ng ebidensya na ilalatag sa susunod ng mga trial diyan po sa Senado? So kung mayroong tatlong senador ang talagang solidong kay Sara Duterte yan, ito namang si Jenggo Estrada ay nagpapakita na walang pagka-interest dito po sa impeachment trial na ito, meaning talagang ayaw niyang ma-impeach si Sara Duterte. At ito mga kaubayang si Subiri ay talagang malabnog rin yung paniniwala na itong si Sara ay ma-impeach dito. At titignan natin mga kaubayan kung sino po yung mga senador na kampi dito po kay Sara Duterte. At malamang itong mga itong sina Fia Cayetano at itong kapatid niya ay maaaring kay Duterte yan. At maging itong bilyar na ito, dalawa ay magiging Duterte yan. So, halos siyam na ang papanig kay Sara kung political process ang pagbabatayan ng judgment nitong impeachment na ito. So, dito mga kaubayan, papaano kung dumating na sa puntong ito na nga po ang umiral, ito pong political process
na hindi na nila titinan yung bigat ng ebidensya na ilalatag. So dito mga kaubayan, dito natin makikita yung sitwasyon, no? Sapagkat ito pong trial na ito ay naka-on the air yun at live yan sa mga malaking TV station at makikita ng taong bayan kung ilalaglag mo nga yung prinsipyo mo bilang isang senador at papanig ka doon sa mali. So, pag dumating ito sa puntong ito mga kaubayan ay maaaring mag-aklas dito ang mga tao at maaaring yung mga naniniwala na binaboy ng mga senador itong impeachment trial na ito ay maaaring doon na naman tayo magkita-kita nito sa kalsada at magkakaroon tayo tiyak ng malawakang rally at maaaring dito na po ito na po yung huhusga ano na kung hindi man mapatasik itong si Sara ng mga senador ay maaaring itong mga mamamayang Pilipino ang magtipon-tipon at maaaring ito na rin po ang tuluyang magpatasik sa pwesto dito po sa ating Vice Presidente si Sara Duterte. So sa inyo po mga kababayan na sa inyo pong palagay, ano po ang inyong komento tungkol dito?